is the Radiant Band. Double Shaman. Alright, ayan, nagbabalik kami matapos yung Happy Feet at Boom ID, which ended in a 2-0. Eto na naman tayo, Execration versus Admiral. Na-late lang ng 30 minutes kasi may mga players na hindi agad nakapasok. Yes. So, Execration. Eto, dalawang go-to support duo agad, yung pinik ng dalawang team, si Shi. Aside ng Execration, they might be looking for to push. Pero maganda naman sa Admiral, they could push also, namili din sila ng Shadow Shaman, and also they have a really good counter initiation control with ayun, a Naga Siren. So walang TNC kasi po hindi sila in-invite dito sa ang game tournament na and nangyayari ngayon. Walang qualifying points din kasi eh. So yes. Yeah. Parang ngayon lang magkakaroon ng break yung TNC sa sunod-sunod na na qualifiers and yeah. Yep. So, yung top 4 teams ng Southeast Asia and then top 4 teams ng China maglalaban-laban. Titingnan natin dito. I think Keeper of the Light, nakita natin ng Keeper of the Light kahapon with the hands of Afromush ng Clutch Gamers. Sobrang palong-palo yung Keeper of the Light niya. Sobrang yaman. You just have to say na nasa top ng net worth nung team niya. Also, they also run this. Si Kimo, naglaro ng Execration kahapon nung napanood ko against dun sa ang team. Mm-hmm. He actually played well on that one. He went for, I think, ang first item yata. Or nag-force step din yata. But in the end, they won that game. They had the sustain and they had the push potential. And yep. Yeah. So, shoutout nga pala dyan sa mga viewers natin. Delay tayo ng 2 minutes. Paalala lang mga sir. So, yung mga greetings ni dyan, mga pa-shoutout ninyo, antayin nyo ng 2 minutes bago namin mabasa. Yes. So, for Execration, they banned out Sad King, Omni Knight, Faceless Void, Underlord, and the Night Stalker. Para naman sa Admiral. Dito, Witch Doctor, Nyx Assassin, Clockwork, Tinker ni Carl, and yung Phantom Lancer dito ni Nando. I mean, I guess they are banning heroes that it's really good with counter push, like this Tinker, or good vision with this Clockwork Rocket. Razor ni Nando agad to. So I guess they need a frontliner, they need a strong laner. Pero I guess Admiral, they haven't really shown kung ano yung balak nila sa mga cores. Since ngayon, alam na nila that it's gonna be Razor. They could pick for a little bit mobile hero sa gitna. Or yep, sa safe lane nila. 5 seconds remaining. Oh, I see. So, for Execration, the thing is, yeah, nakita dati kasi naglaro na rin sila na nagpick sila ng Earth Spirit. Mm-hmm. And then, walang ibang player yung Execration na marunong gumamit ng Earth Spirit except kay Yaj. So, it's going to be a Yaj Earth Spirit, not Ikimo Earth Spirit. Si Ikimo yung mag-off lane dito sa game na to. Oy. I mean, they could do it. Pwede rin silang mag-dual lane because ito nga si Keeper of the Light. He just need a quick hold para tumama yung blast niya. Mm-hmm. Yun kasi may nagiging problema eh kapag nakikita nag-charge ka and then they're just gonna move out of the way and they're not gonna get the damage. But with this Earth Spirit, maybe they could start putting a lot of pressure doon sa safe lane ng Admiral. So, Execration onto their fourth pick. Maganda na rin to yung Admiral, Queen of Pain on the mid lane. Very mobile mid laner. So, Centaur. Hoy. Saan ko ba nakita? Sino ba nakita kong gumamit din ng Centaur na to? If we're not mistaken, I think ano din yata, Execration din yata gumamit dito eh. Yeah. Pero feeling ko, they were putting a lot of pressure, the stun and the double edge. Like, yung level 1 nila, medyo nahirapan sila. Mm-hmm. Pero once na nag-rotate na yung supports nung kabilang side, or nagkaroon na ng double edge, etong si Centaur, it was just easy lane for them to work out. Yung stomp to blast, it's just way too much damage. So, delay po kami kasi nasa lobby and anti-stream snipe lang, pero Admiral, now this is something new. Sa Southeast Asia. Matagal-tagal din natin hindi nakita to. Enigma. Yes, of course.
Pero yung shoutout ka pala kay Prince Gideon, what up, what up? Grabe naman pala, juice coolers. Hindi talaga ng emoticon ko. Shoutout sa'yo sa mga friends ko dyan from the NA or sa California. What up, what up? And sa mga viewers nila sa Pilipinas, magandang hapon sa inyong lahat. So, ayun, Mang Totokwa, pabati po sa... Pabati po ang poging bumbero. Salamat, Master. Live na live po tayo dito. Delay lang ng 2 minutes. So, execution onto their final pick. So, sa side ng X, I mean, Admiral, they are missing their carry. Arawang carry mo mo na. Oh, gyrocopter. Ayun, so sabihin ko na, gyrocopter still available, pero kababan lang. Nakakaban lang. Parang mahihirapan kasi sila dito eh, sa Centaur. What they could do is pwedeng ilagay nila si Enigma to their safe lane and then mag-aggro tayo rin sila sa baba since malakas-lakas din naman. Pero parang feeling ko si Enigma naman yung sobrang mapapunish doon. But either way, feel like Elaine needs to get punished aside ng Admiral. Oh, fuck! Yung binan. So ayaw nila ng pack ni Santino dito. So again, wala tong ilang, di pa to grand finals, group stage, round robin, best of two lahat, point system yung gagamitin sa mga hindi nalimanagan ng kung anong bakit may best of two tayo. Yes. Sino kaya ang pipiliin nila dito? Kailangan nila ng hero ni Gabby. I mean, Jobbuna is actually Gabby. Not even that bad. Oh, tiny. Shit, I forgot about this hero. Siguro kasi binaban na to eh, hindi ko na nakikita yung hero na to sa meta. But, yeah, it's pretty nice pick. They have the quick burst, they have the counter initiation also. Medyo mahihirapan lang siya if he's gonna go to the safe lane, going against ito kay Keeper of the Light or Centaur. Other than that, he should be fine. So, final pick na execution. It's time for them. Element of Surprise! Uy, DK! So, Element of Surprise, pero I think it's Carl, DK, yep, Nando, Razor, Grimm's Earth Spirit, I see, now Kimo, babalik dito sa Keeper of the Light sa Position 5, Keeper. Actually, yung Position 5 na nagiging Position 4 or Position 3 pa yan, kasi sa kanya na pupunta yung mga farm, mas pinaprioritize kasi yung Aghanims niya compared dun sa Blink Dagger ni Earth Spirit. So, Tiny. Ito may sad face. May sad face din dito sa kabila. Ano bang meron sa inyong dalawa? Uy, LQ ba kayo? Pero maganda tingnan itong laban na ito. Former teammates. Yun. RR and Gabby. Against Execration. Their former team. So, eto. Kulot. Tulok. Si Ben-Hur. Demon. Ito si Only Positive Vibes, Shanty Dope, si RR. Sinaba ko lang, si... Hindi si RR to. Si Boombak, si RR, then si Gabby. Ayan. Hindi, si ano, only di ba Only Positive Vibes si Demon? Demon. Tapos yeah. Si Boombak, si Shanty Dope. Shanty Dope. Yeah. Tapos si Tolok, si Ben. Ano ito pangalan yan? Oy, kay Levin! Oy, kay Peng! Hello, Peng! Na, Peng Avila! Hello! Na. What up, what up? G daw, sabi dito. So, medyo mahirap to kasi hindi yata nila gamit yung mga pangalan nila. Pero we'll try to cope up with this one. Si Gabby nga yung tiny. No? So, shoutout nga pala sa mga viewers natin dyan. At eto na agad. Oop! KWF5 and yun nga Diyos ko. So pakilala agad natin dito heroes natin for both squads para dito sa side ng Execration. Ito, Kimo sa kanyang Keeper of the Light, Nando, Razor, Grim Turret Spirit, Carl, DK, and Yaj sa kanyang Centaur. Alright guys, sa side naman ng Admiral, eto si Demon Magalang Shadow Shaman, si Ben-Hur on Quinupain, RR on Enigma, Gabby on Tiny, and Boombox. Boombox, ayun, kay Naga Siren. Tignan natin to. So, ayun, nakaka-scout na yung both teams. They're gonna lane Tiny against this Centaur and Keeper of the Light combination with a little help na rin itong si Shaman and itong si Naga Siren. So, ayun, they are pinging them.
So, Carl, ngayon, ilang beses na rin natin nakita si Carl on this DK. Sa tawag dito, usually nakikita natin yung mga mid laner, they try to secure yung mga bounty runes, but this time, it's not even that worth it anymore because you just get the same gold. Titignan natin dito. Training grounds din to for Admiral. Ayan, sabi dito ni deteriorating 41. Sana manalo Admiral. So tatlo agad, tatlong bounty runes yung na-secure dito ng execution right off the bat. So it's 120 gold each. So ayun nga, medyo tawag dito nag kaka I mean medyo mahina kasi yung level 1 team fight ng Admiral knowing that there is a Centaur and Keeper of the Light, so they don't want to contest and give any more first blood and just focus na lang doon sa laning phase nila. So settings yata to eh. Ayan, let's go. So mid lane, oh, may rolling boulder agad doon sa dalawa. Yung sakit ng damage. Katino na. Napaka-aggressive naman dito para sa side ng X eh. Well, onto the top lane naman, yung Tiny yung ginugo while Naga Siren, makikita natin, ikot-ikot lang muna. So, hindi net yung kinuha, Riptide. So, damage agad. They're gonna keep doing this because DK, he's gonna get a lot of pressure and he's gonna go against a range hero plus Queen of Pain pa yan. So he has a lot of harassment and plus yung right click damage pa coming from the Shadow Shaman. So bottom lane, 1v1. Medyo etong CRR dito, maganda yung pwestuhan niya with the Eidolons. Well, nako! First blood will go to Admiral. This is always expected to side ng execution because his Centaur, he doesn't have the damage yet. He doesn't have the kasi usually they get the return damage or pero yun nga pag mamaya siguro pag nakuha niyo na yung mga levels nila, they could easily set up for a kill. Pero tingnan mo naman dito, sobrang lalim ng DK. Well, onto the top lane, yun lang. Avalanche na naman, Gabi. Kimo, dropping low. The movement speed. Net, no net. Walang net. So, wala ring mana. Isa sa mga maganda ay Keeper of the Light. He has a really flat. Oh! Demon! From the backline. Grabe naman pala. That clean up sweep on him from behind. I think they might have a red kung anong balak ng execution to this lineup. Pero, nicely done on Admiral. Taking advantage on this early level. Not giving them any space to breathe. So in terms of last hits, Gabi, 13-4. Yung DK dito ni Carl sa gitna, 11-7. 9-5 naman. Sabay bottom lane yung kay RR na Enigma. Spam lang ng wave. May na-avalanche. Tos, papunta dun sa kanapa. May shackle and then the stun. Hoop stamp. Naku, tatakbo si Yaj. Holy, and he's still alive. That's quite unfortunate. Napakasakit nung right click eh. Dapat i-nerf nila to right click dito nung Shadow Shaman ng 77 eh. Napakasakit. Tawag dito, that was really sad for Centaur kasi nung ginamit niya yung healing sabi, nakapag one more hit, nakahit itong si Shaman. Oh, yung Shaman. But I think he felt that he needed it kasi baka ma-first or makakuha na naman ng kill yung Admiral after that. But yun nga, that was a lot of investment, nakommit mo yung healing sabi and you cannot stay in lane tapos you still have to go back and TP back in lane. And na-force pa sila na ipa-rotate si Grimto dito sa top lane. Hindi nila pwedeng pabayaan itong Tiny kasi pag if it's Kimo, mag-isa lang siya dito sa may top lane, pwede, may possibility na pwede silang kunin dito ng Admiral. I guess one good thing that is happening here sa side ng execution is since they are putting a lot of pressure safely ng Admiral, na-force mag-rotate yung mga supports nila. Oh no! Pero Earth Spirit with a stun! The Hope Stamp! Shanty dope or si RR taking that kill. Boombox taking that kill. So yeah, like I was saying,
kahit na sabi mo na nahuhirapan yung execution on their offlane, I mean, it made sense. It is the hardest lane. And also, yun nga, napo-force nilang mag-stay yung mga supports ng Admiral on one lane. So, hindi na sila, hindi na pe-pressure si DK and also si Razer doon sa baba. Razer lang yung ginagawa dito ni Gabi sa taas. Now, at 25 last hits on to the mid lane, the net! Diyos ko kay DK, pero eto na naman, may sipa! Naka-double damage dito! Si Ben-Hur! I think he messed up. Oh no. Dapat sisipain sila niya yung ano eh, yung bato. Nasipaan niya si Queen of Pain. Nasipaan niya yung Queen of Pain. Yeah. That would have been a kill, I believe, if kung nagawa niya yun. Ito, nanginis ng skin mo. Meron na pala siyang ano dito. Tawag dito, Boots and Windlay. So kaya pala, sobrang bilis na ng takbo ng kabayo. Itong si Keeper of the Light. Itong Tiny going for the bote and power threads doon naman sa may bagilid lang, oh. Grim to nagbabanta dito kay ayun na kay Arar yung ginagaw mo. Ito na sinisipsipan ng damage, there goes the stun with the Eidolon damage, pero ito Demon with helping his comrade. Grim to mamamatay at mababackfire pa yata. Nakuha rin nila yung gusto nila doon, nakuha nila si Arar, pero namatay din si Nando. Grabe, like, itong mga supports ng Admiral is always at the right place at the right time. Kita mo naman sa mid lane, they rotated. I mean, nandun na nga si Earth Spirit for counter initiation. But so far, Admiral dictating itong phase ng laban natin. Nakakomment na rin dito ni Carl yung kanyang dragon form. Kailangan niyang sulitin yan. Ni-right click niya rin yung Queen of Pain. So, yun. Okay mo, Abatos combo, mamamatay. Yeah, he knew it expired. Kitang-kita siya dun eh. Nag-expire na yung sentry ward niya. Kaya na may sentry ward sila dun eh. Titingnan natin dito. Boombox. Out na. Malaki na dito yung damage na nasip-sip nung Razor. Looking really good for the laning phase natin. Ito na yung first dragon form itong si Carl. Shackle. May shackle ba? Walang shackle pero may stun from the sideline. Grim to. Coming out of nowhere, always. Lagi siyang bigyan sumusulpot sa likod eh. Siya yung parang tagapagligtas or tagapag-back off ng mga hurricane na sa mid lane, sa top lane, sa bottom lane. So, check natin. Net worth Tiny dito ni Gabi. Naunguna with 4,000. Actually, 1,000 higher than Nando. Pero may TP. Pagdating yan, may net to shackle. Daming huli pero may stun. Tumama! Net pa! Naku! Dropping low! And Nando! Mabibigyan agad dito sa may bottom lane habang doon naman sa may top lane. Abatos combo! Yaj! Killing spree onto Gabi. Grabe, sobrang nag-snowball na yung mga heroes dito ng Admiral. Tiny getting a lot of farm. At kita mo, he's already level 8. And he is now the top of our net worth. Same with the bottom lane. Ito mga support. So, ang gaganda ng mga rotation nila, grabe. It's like, they just need one more damage and they could almost always transition for a kill. Pero ito, dragon form na naman kinumit. Pero andito na naman si Demon. Oh, the net and the Riptide. May shackle pa yan pang huli. Sonic Wave into the face of Carl. 1-9. Grabe. In favor of Admiral. At naku, nakapatay dito sa baba si Grimto at si Nando. Finally, they got something on their scoreboard. Pero yun nga, once again, supports making their play. DK thought that he was alone doon sa middle, trying to put a lot of pressure. But little did he know, nasa likod na niya si Naga Siren. Pero eto, Ishii, nandito na naman, nakapag-smoke. Dalawang support, the net onto the center. Pero may shrine advantage yan. TP's coming in, shackle. And now, Abatos combo. Grimto will help his comrade, pero it won't be enough. Rolling boulder out na lang dito yung kuya mo. Pero nag-blink si Queen of Pain. He's probably chasing itong si Earth Spirit. Yep, he is. And he's out. Pa pala. Naka-haste. And he's out. So that's two consecutive kills again for Admiral. Yeah, and then they're gonna take the stacks na hindi natapos kanina ng execution. This vision is doing a lot for this team, Admiral. So medyo Demon making the plays. Medyo nag-die down na daw sa bottom lane. I think Razer
Mid lane, nahuli na naman. Avalanche toss, papunta sa kakampi. Pero nako, ayun na yung stun. Tumama pa sa Tiny. Illuminate, hindi tumama. Pero dito na yung Queen of Pain, dealing the damage. Silence. And now the right clicks. Illuminate, walang tatamaan. Isip-sip ng damage yung Razor. And out na yung Admiral. Baka mabaliktad pa. So ito nga, that was like four heroes commitment doon kay para maligtas lang itong si Carl on that mid lane. Pero finally, magkakaroon na ng maayos-ayos na lane itong si Centaur. So tingnan natin dito ah. Nangunguna pa rin sa net worth ang ating Tiny. Well, 1k net worth lead para dito sa side ng Admiral. Ano naman yung top lane? Sobrang tapang. Sobrang tapang ni Demon. Ewan ko kung ano nakain, pero I think it's good for Admiral kung ano yung ginagawa niya ngayon. So they're just now pulling the... I think dapat ito yung usually ginagawa ng offense. Pero... rolling boulder out. Oy, gandang height. Safely makes it. Dalawang bounty pa, ina-secure niya doon. Ben-Hur. Balik na silang dalawa dito ni Carl sa mid lane. Yeah, so he's gonna go for a Veil. So that's a really great pickup for him. Kasi nga, you have the Shadow Shaman and itong Tiny. Oy, wait lang. Dako po. Tail, follow up. Oh no, the stun. Walang blink, the silence. And ako, nakatakas pa. Pero Ray, wait lang. Oh no, he is out. The, and he's safe, tawag actually. Yung helm doing work for him. Oh, Avalanche toss combo, Nando will be ripped apart sa may bottom lane. Grabe, sobrang taas ng level ng Tiny. Ito, kita mo, he's level 10. He has level 4 on his toss and Avalanche level 3. So, pasok na pasok yung combo. I think he could almost always burst anyone on this map. Maybe except Centaur or KDK. Pero this support or this Earth Spirit is nanganganib na on the, pag nakakuha pa ng Blink Dagger or Shadow Blade itong si Tiny. Yan lang ng tower. So, nakuha doon ni Carl yung middle tower ng Admiral. Well, Admiral naman, gumanti dito sa may bottom lane, taking that middle tower sa side ng Execration. Yes. Ito na nga, meron na nga siyang Blink Dagger and si Kimo, nag-i-stack na lang siya dito. So, he could catch up or marush itong kanyang Aghanim Scepter. Tureto sa may bottom lane. Nako na net, oh, yung no. DK! Avalanche, toss, and out he goes. Patay yung kuya mo. No, they're pinging Centaur. Oh, may net pa yan. May net pa yan. May huli. Nako na. Hex at... ang dami nilang pang secure eh. Ang dami nilang pang huli. They have the shackle. They have the hex. They have the net. They have the ensnare. So, kasi they kind of invested a lot on those offlane ng execution. But the thing is, it did not work out. And the thing, and also, nung nag-rotate sila sa bottom lane, yung tinatry naman na i-pressure si Enigma or si Queen of Pain, laging nandun yung mga supports ng Admiral. Like what I said, right place at right time. So yung mga binabalak ng execution na in, pick-off or ganks, laging nag-fail. Pero ito, bottom lane, pumupush na dito yung Admiral. Now the Serpent Ward, kinumit na agad. Oh, na may na-hex pa. We'll see kung anong plano. Uno mana for Black Hole, pero Avalanche toss combo! And nakupon! Biglang namatay si Carl! And I was expecting the tanky DK na kaya niya i-handle yun. Pero yung Tori dito, kita mo naman, almost 1/4 health na lang, or 3/4 na natin. No, out na. TP out na si Enigma. Wala siyang mana for Black Hole, but that could have been devastating kapag na-drop niya yung Black Hole dun sa lineup ng Execration. So para sa XE naman, check natin. Items for these guys. Ayun, drum pa drums pa yung Razor pero may Hood of Defiance na siya. For Centaur, doon, Hood din. Going for the Blink. Ayan. Sabi ni Juice Colored, uy, pa-shoutout sa player ng 2K Gaming here in Lipa City. Yo, shoutout sa inyo dyan. What's up? Kumustas? Dragonite planning to go for a BKB. Queen of Pain. Out na. Yul Scepter, yung plano niyang buuhin dito. So in terms of net worth, lamang na lamang dito yung Admiral. Oh, Execration, nakapag-smoke. Gaganti sila ngayon. Nagsa-scout sila o sinong nagpa-farm. Pero na malayo. Nandito sa kabilang dako yung heroes ng Admiral. Tingnan natin. They're pinging. They know heroes of Admiral is in the middle lane.
Yan na naman yung illuminate. Sasalo, sakit nun, ha? I think that's 1/4 health, oh. Pero nako, may na-hex and the double stun dito. And ako po, napakadelikado magnetize kinumit. Where is the black hole, mga sir? Pulahan ng buhay dito nung naga, pero kailangan niya mag-out dragon form kinumit. And now, na-cancel pa yung black hole. Mamamatay yata dito si RR, pulahan ng buhay ng kuya mo, rolling boulder. And now the right clicks coming from Nando will take the kill onto the Enigma. Tawag ito, yung dalawang support sa Naga Siren and si Shaman, yung una na-engage kanina or na-initiate na execution, pero sila pa yung nabuhay. Sila pa yung nabuhay. Whereas ito naman, si Enigma was just trying to give a friend a help with his black hole. Unfortunately, siya pa yung na-perish. Kaya abatos combo, Sonic Wave! Nando is out, pero ito, TP out na silang lahat. Mamamatay pa dito si Demon. Grim to yung susunod. It's going to be a 2-for-1, 2-for-2 trade. Queen of Pain, mag-ahabol dito kay Kimo. Ayun na yung blink. Body blocks coming in. And now the toss. Diyos ko, toss riptide combo. Tatlo agad yung nakuha ng Admiral. So it's going to be 3-4-2. This is looking really well dito sa dire side natin. Ang gandang cancel sana nung black hole from Carl on your Dragonite, but unfortunately wala pa doon si Queen of Pain. And pagkatapos dumating or napansin nila, uy, naibigay na nila yung mga skills or mga big skills doon nila sa team fight niyon. So Tiny went in plus yung burst coming from Queen of Pain, and it was just a secured team fight for Admiral. Yung mga to idolons dito ni RR, parami. Mang-iinis na ito eh. Mang-iinis na ito mga illusions ng inis lang. Ito, Queen of Pain. Sa Gedli. Pinul niya yung creep para makapag-push dito yung mga tropa pips niya. I think that's good. It's gonna be really tough for him. Though malakas naman yung high ground defense ng execution. They have the blast, they have the plasma field. So, they could delay yung potential. Huwag lang mapipick off dito si Kimo. Oh, uy, na-deny pa ng Razor. Tinaiming niya talaga eh. Farm tayo ulit. Shout out Ian Merwell. Ito si Takshiani. Shout out kay Yani. Ganda mo daw, sabi dito ni Takshiani. Uy, ang ganda mo raw, General. Alright. So ito, Tiny is gonna go for a little more, tawag ito pang initiate na item, which is itong Shadow Blade. It's also, he could transition for a Silver Edge, actually. This is a great item. Lalo na't kung merong DK, merong Centaur, and itong si Razor. May Echo Saber na yung Tiny. Wait lang, mag-item check sana ko, pero parang merong mangyayaring masama. May mamamatay ba? Ayun na yung Avatos. Oh. Mga godlike na dito. Si Gabi. Na Yules pa. Yes, the Riptide and the Net. May huli yan. Pero nandito na si Kimoto. Help him out. Blinding Light Dragon Form kinumit. And nako po, may Naga Sleep setup pa tayo. Naga Sleep Save yata yun eh. Para makasibat yung mga tropa pips niya. And now they're out. Yeah. Tawag dito. Kakala siguro nila they're gonna initiate for DK, but andun na nga itong si Gabi already looking for an easier pick-off, which is itong si Earth Spirit. Pero si Enigma? No, ayun lang. Nakop so na magnetize so pa. Nakop, ayun na yung net, pero may dami, may static link. Mamamatay si Enigma. But that took him a long time bago masyam ako. And ito, first item will be BKB. Parang nga naman hindi na siya mag-worry na makancel yung kanyang black hole sa next team fight. Ito ah, report Enigma. Apat na beses nang namatay. Report Enigma. 6 months ban. Pero nawa, lahat ng heroes na execration nasa may mid lane. Lahat ng heroes, I mean Tiny, nandito. Sa may bottom lane, bumasag na ng high ground. Pwede na silang mag shrine dyan. It's like they are pinging, bro, wala na kami dyan sa gitna, magbaka na. Makaping si Nando eh, wagas. Direto yung Tiny, yung naka may shadow blade na yan, ihahatid na lang. Habang yung Queen of Pain, blink out. Manginis lang, pero going for the Link and Spear. Yeah. It's gonna be hard to catch now. O kumaga, kasi nakakainis kasi yung mana leak saka yung dragon tail, pero eto na naman. Oh, nakapag shadow blade lang naman. The stun, nandito na yung tropa. Dako po, hoop stop onto the Queen of Pain, double edge. Blink out, TP agad.
wasting no time there to make a run for it. Kalungkutan nga lang. I thought they were gonna secure that kill. Medyo kinulang lang sa damage yung execution. Maybe kung may plus one na Keeper of the Light or ito si Razor, they could have secured that kill. Parang pinaka-mobile na hero lang sa X ngayon, si ano eh, si Centaur. So siya lang, saka si DK, sila pa lang pwede mag-initiate besides sa Earth Spirit. Reto, Shanty Dope, si Boombox, nakapag-smoke naman, mahuhuli yata si Demon! Kalungkutan dito para sa Shadow Shaman, pero may na-hex pa siya bago siya umalis! He's out. There's nothing that could save him there. Wala rin siya mga tropa na malapit. Reto na yung Tiny. On to the DK. Bumanat, umabatos. Diyos ko! Muntik niya lang mga double damage yun, ah. Double damage yun, ah. Maybe if he had the vision, or kasi alam niyang may Shadow Blade si DK. Oh. Kung siguro meron siyang dust, he could have probably secured that kill. Grabe. Pag-ilid na lang muna to. Laging kamuntikan yung mga pickups natin ngayon, ano? Yep. And 6k net worth lead for Admiral, 20 minutes into this game. Natin Shadow Shaman, dalawa. Apat. May BKB na si Ligma, so she should be okay sieging or looking for a teamfight. Isang outer tower na lang ang natitira dito sa side ng execution. Ay, meron pa yata sa gitna. Eh. Meron pa sa gitna? Meron pa sa gitna. Ayan, meron pa sa gitna. So they could either look for Roshan, pero hindi ganoon kalakas yung Roshan nila. Unless makakuha ulit ng pero wait lang. Ay, meron nga pala silang Eidolons. Yes, that's actually true. Iko-commit ba nila yung siya? Ay, kinumit na nila. Kinumit na nila yung they want ward. To, they really want to take this Aegis of Immortal para makapag-siege na sila ng high ground. And walang vision. Kapag high ground na nga sila dyan, yun. Wala silang vision dito sa loob ng pit. Yun yep. Lang. They didn't know this what is happening prepared right now. Prepared na prepared din dito yung Admiral. Yun lang. Wala talaga. Wala plano dito yung Exe na i-contest yung Rosh Take. So, sige, ayaan nyo na lang dyan. The Aegis of the Immortal kukunin dito ni Ben-Hur. DK sa may top lane. Nakaramdam na. Kailangan niya na mag-TP out. Pag nahuli siya di, ayun na. TP out na. So for RR, ayan, meron na siyang BKB. So item check before everything else. Razor, meron ng drums, face boots, and Hood of Defiance. May 4-stop na rin dito yung Keeper of the Light. Plano na rin bumuo dito ng Aghanim Scepter para naman sa Earth Spirit. The Urn, DK, drums, and Shadow Blade, Centaur, Blink Dagger. And I think pabuo na rin itong Lincoln Spear nitong si Queen of Pain. Yep. Oh, may Silver Edge na rin itong Silver si Tiny. So this tiny. Is gonna be a big item or timing sa side ng Admiral because it's gonna be easier for them to siege itong high ground ng execution. Ito mo naman yung sieging capability ng Tiny. Ito magde-def yata yung Razor. Yung lahat ng heroes ng execution still on the bottom side or on the other side of the map. So, eto na, mag-TP instant TP yung Tiny. Keeper naman, nasa gilid lang. Pwedeng tumipi, pwede magtawag ng kasama yan. Habang yung DK pa, envy na lang muna. Queen of Pain on the mid lane. Hindi siya naispatan ng Razor. I mean, hindi niya naispatan yung Razor. Kapag blink out agad. So, 7k net worth lead para sa side ng Admiral. Still top 2 net worth pa rin dito yung dalawang core ng Dire side. The question is, can they make something happen with this Aegis of Immortal? Pero so far kasi, yung execution, they're doing a great job split pushing or pressuring yung ibang side ng mapa. Kaya nga yung bottom lane, Tiny was forced to TP. Oh, Queen of Pain! Siya yung ginaw dito na Yules! Sarili Yules, blink out! No, oh, hindi nakapag-blink out. Nagamit agad yung Aegis. Pero eto, round 2. Oh, this is bad for the Queen of Pain. Pero nandito sa baba, lahat from the side of Admiral. Unang death yun ng Queen of Pain. Yep. Unang death nga. BKB na dito yung... They actually don't have a sentry ward for this. BKB na. Itong DK. Mean Hammer. Naku na Hex. Abatos combo. Mamamatay si Carl. Si gantihan lang. Naga-sleep.
Oh, naka-BKB. Naka-BKB yung Razor. No, wala na to. Mamamatay agad si Demon. Na-drop yung Gem of True Sight. Yung Tiny nasa gilid lang, ha. Basic lang yung gagawin ng Tiny. Out lang. Yes. So, ayan. Nagkaka-PE na po. They're thinking that they could wrap it around. I mean, nakuha na nila yung... Ayun nga, warded nga. They know. Dito na naman yung Tiny. Yung manginis na naman. Pero may vision dyan. Dyan na part. UX eh. Ang dami nilang sentry wards dito. Grabe. I mean, they kinda had to since the Tiny is always gonna be a threat para sa side ng Execration. Pero, you know, good job sa side ng Exed. No, nakakuha nila si DK. They still defended yung kanilang high ground. And si Tiny, nag-give up na doon sa bottom lane. At meron ng Aghanim Scepter. Meron ng Aghanim Scepter yung Keeper of the Light. And they're gonna have a lot of vision. Mas makikita nila yung locations and positioning ng Admiral once na, ayun nga, mag-umaga and yung Aghanim Scepter coming from Kimo. Yung global presence din is always gonna be there. So, tignan natin. Medyo na-delay yung pag-siege ng high ground ng Admiral dito. Nakuha yung Queen of Pain din eh. So, kinulang sila sa damage. Hashtag, be like Calbs. Meme hammer agad oh. Be like sa akin agad. Malit. Makiksi na lang yung cooldown ng meme hammer eh. So, ito na, nakasmoke yung execution. They want sila to maghanap ng happen. Away. Oh, Queen of Pain! Oh, tinamaan pa! Yuls! Stun. Blink out. Wala nang blink out yan. Again, Queen of Pain na 5v1. Yeah, that was quite unfortunate for him, but... Pero nakomit doon, tatlong ulti yung nakomit. Dragon Form, Stampede, and Eye of the Storm. Pero eto na. Oops, may Song of the Siren. May nagastip. Eto. May setup for the black hole. Where is the black hole? Nako! Nahuli yung Enigma! And RR is out. That was a little bit question mark sa side ng Admiral. Question mark. Yun. Kasi it is daytime so keep they have kita. A lot of vision. Yep. Pero si Demon sa bottom lane, kumukuha na ng rocks dito, Diyos ko. Kasama pa yung isang buong creep wave. Ayaw na yata, gre-rectahin yata to ng X eh. Sa may mid lane, 45 sila. Yeah, nakakuha na. That is not worth it for basic them. They're gonna cancel basic. TPs, pero too late na. Kasi makukuha na ng Serpent Wards. Yun na, nakuha na ng Serpent Wards. So, napaback dun yung Razor. Yeah, and now Admiral is now chasing, pero may mahuhuli ba sila? Whoop! Queen of Pain will catch out. Grim to, nag-expire na agad. Merong, whoop, toss! And Grim to is out. Grabe, ang ganda wala rin nakuha yung X eh, sa pag-push nila. Nag-fortify and then nag-back na agad. Yeah. Saka they know na mahihirapan sila makipag-teamfight knowing that there is no Enigma on the map. Kaya Demon already went to the bottom lane pushing towers, yun nga, pressuring yung ibang tiny side ng mapa. That was a great recognition from him. Ito na boombox. Ito talaga yung ginagawa ng Shaman eh. Split push lang. Putting a lot of pressure. Naalala mo dati from that Shaman. He was like way alone and na-solo kill niya si Tinker because he was just waiting. He could always secure a solo kill dahil lang dun sa Mass Serpent Wards niya. And yung ano either shock niya, it's really good clearing up the waves. Ben-Hur, basic to basic lang. Pa-Shiva's guard na yan. So may Blink Dagger na yung Enigma. So baka ngayon makakita tayo ng mga setup ng Black Hole. Kasi yun yung inaantay ko dito sa side ng Admiral. A perfect Black Hole from RR. Yeah, isipin mo, wala pang Black Hole yan. But they are kind of winning into our sa series natin ngayon. But still, this is nighttime. So tignan natin, is Admiral gonna take advantage of this? Yung Roshan natin, malalaman natin soon kung kailan mabubuhay yan. 51. Tagal-tagal pa, mga 2 minuto pa siguro. At least. Farming game tayo dito. And ayun na, meron na rin Gem of True Sight. Itong si Keeper of the Light. So, they kind of secured yung mapa when they push yung mid lane kanina.
Tamo, like both teams. Okay. Nakapag-envy na dito yung Tiny, naghahanap. Ang ganda ng vision dito ng Admiralty na mo, nasa base ng kalaban, nasa base ng execution na yun. Ayun. Pero pa-expire na rin. Mawawala na rin mamaya. Naga-siren na sa gilid. Trying to take out this tower sa may mid lane. Huling outer tower ng execution. Babagbagin na nila. Admiral looking for an opening. This is a decent push for them since nagpo-push na nga yung bottom lane and yung top lane naman this not even that much push. Pero ito nga medyo mahihirapan sila dito. They're just gonna look for someone to get out of position to side ng execution. Kasi other than that, mahihirapan silang mag-push ng tier 1 top. Abilis silang mag-clear ng wave sobra. Oy, binato ng puno. Nag-aantay na sila nung lumabas eh. Nagmanambib ng bibit sila eh. No? Piniping oh. Nang piping yung DK. Tiny, anong gagawin? Oop! Blink out! Pag eto, nakombuhan tong Tiny na to. Lagot. Naku po! Uy, oh, na-dodge. Pero nakita. Pero nakapag-BKB agad dito yung DK. At mamamatay si Demon. Out na yung Tiny. And the black hole on to 2. Sonic Wave, Blinding Light, kinumit Avatos combo. Godlike by Gabby. And dalawa agad, dalawang core agad. Malaking isda na yun. They want Timo. Eh, Timo. Makakapag-well. Oy, nice namamamatay pa si Grim to sa gilid. Triple kill by Gabby. But that was a pretty good reaction coming from Carl kasi untik na tumama yung net and then yun yan, he went for the Shadow Blade. Nung nagdas, he turned around, pop his BKB and it looked like Admiral didn't have any answer. Pero napag-rotate na doon itong si RR Enigma. On Enigma. It was just a complete Wasak. Or great scenario for them to engage. No pain on to Kimo once again pero nakapag Shadow Amulet. Naka-amulet. Push lang sila dito sa may top lane. 45 yung Exe. One more hit na lang yan. Antayin nyo na lang mga sir. Pero may binababag na naman. Yudge na. Huli pa. This net. No, this, oh, no. Oh, that just hurts. Grabe naman yun. Grabe naman this guy. Binato niya po si Kimodo. Sumatay pa. And now Meme Hammer. On to the top rocks. Kukunin na ng Admiral yan. I mean, DK and Razor will be up soon. Pero up na sila. Up na sila. Eh, I don't know if they could still defend this. Wala pang check dragon. Check natin buyback status. Si Grimto at si Carl yung may buyback. Stun onto the Queen of Pain. Tatama. Cool. Laban ba? Out na. Out na yung Admiral. Ganda, malaki na yun. Pwede silang mag-Roshan dito. Yep. Ito na nga, pumasok na nga sila. Cause ito, Centaur is still dead. They have the heroes to take this Aegis of Immortal. Plus may cheese pa ito. So, they just need this. Wait, maybe hintayin ulit nila yung next black hole and they could go again to end maybe this game. Go lang ng go dito sa Roshan. Kailangan na lang dito mag-def ng execration and wait. Spirit Vessel onto the Naga. May too late kung i-contest pa nila to. But is an Aegis in chief para sa side ng Admiral. Pero daytime din to ah. So execution, they need to secure itong mga vision. Pero nawala yung gem nila eh. Yun lang ang masama dun. Because this daytime should favor them. And yun nga, they have the vision, they have the sustain. But unfortunately, hindi nila kayang i-secure yung mga observer wards ng Admiral dahil wala na silang Gem of Truth. Unless sobrang gaganda nung or matimingan nila with the Sentry Ward. But other than that, it's gonna be pretty hard to gain back yung map control dito. Ako, mid lane. Nag-aabang na naman. They have the Aegis advantage. Admiral. Nakita niya yata yung cheese. Yep, nakita niya yung cheese. So they are pinging. Oy, bumasok. Glimmer Cape. May malaki-laki yung vision dito ng X eh. Hindi pwedeng reckless. Sa baba nila pinapasok. I mean, naninigas sila dito because you know that he has the Aegis of Immortal just in case. Oy, gandang dodge. Iniptalo talaga yung mangyayari! Razor! Nag-go pa! Pero naku po! Lalaban ba yung kuya mo? Tiny! Wrecking them out!
Diyos ko, yung Queen of Pain na naman. Sonic Wave! May black hole na, sir. Eto na. Black hole! Sa tatlo! Now, makakapatay sila dito. Godlike, I think this is it, mga sir. GG! Waka, waka. Grabe, ang gandang scenario. Gusto ko makita yung Sonic Wave. Nakasong ba yun habang nag-Sonic Wave? I'm not 100% sure. Di ko napansin eh, pero feel ko nakasong yun eh. Habang nag-Sonic Wave, pero mamaya na yan. But then, Admiral, ending game number one in a high note. Take from the get-go, from early game hanggang late game, yeah. Si Gabby, nasa top siya ng net worth. Ayun nga, sobrang siya nag-snowballed. He got his levels, which was really good for him kasi mas nabibigyan niya yung combination niya. He bursted. Si Razer on the bottom line, even DK, nung nakakuha niya, muntik niya na ma-burst si DK na isang go lang with the double damage from that bottom line. But in overall, yo, the supports rotation was just really great. Demon, sa Admiral. Demon and Boombox. Boombox. Have to point out, Boombox and Gabby, hindi sila namatay. Yeah. It was all really right. Great. So game number two, titingnan natin if Execration could even out the series or Admiral will end this best of two series 2-0, securing 2 points dito sa series natin. So, we'll be right back. Pahinga na tayo sandali. Dito lang sa Mombo X Combo. Old times, you know? You wish it.